kailangan natin ng matatag at pangmatagalan na pakikipagkaibigan ay hindi ganun kadali. Kadalasan, mas komplikado pa ito sa pakikipagrelasyon natin. Asahan mo na maraming pagtatalo, pagsama ng loob, na minsan nauuwi pa sa paghihiwalay ng landas or pagbabaliwala. So, ito yung anim na way para yung paghihiwalay ng landas o pagkakaroon ng sama ng loob ay maiwasan natin. So, number one, open up about your feelings. Hindi maiintindihan ng kaibigan natin kung anong nararamdaman natin kung hindi natin sasabihin sa kanila. Yung huwag mong iwasan na magkaroon kayo ng agrumento or pagtatalo. Kasi mas maiintindihan nyo kung ano yung sitwasyon, kung ano yung iniisip mo, ano yung nararamdaman mo dahil nailalabas mo na pag-uusapan yun. So, minsan, dapat tanungin mo siya bakit kailangan ipagawa niya isang bagay na ayaw mo or bakit minsan hindi nila naiintindihan yung jokes mo, baka nakokoordinan sila or pwede rin naman na na-o-offend ka na nila or na-o-offend mo na sila pero pinili mo na hindi umimik or pinili niya na hindi umimik para iwasan yung arguments sa pagitan niyo, which is mali. Kasi nadadagdagan lang yun or lumalala lang yung sitwasyon dahil hindi niyo napag-usapan. Kung meron kang hindi nagustuhan na ginawa or sinabi ng kaibigan mo sa'yo, maging tapat ka. Sabihin mo yung nasa sa loob mo kapag na-offend ka or nasaktan ka or may nagawang nakasakit sa'yo. Kasi hindi lang yan para sa ikabubuti mo, kundi para sa ikabubuti din nila. Yung criticism or pagpuna, yan yung nagpapa-improve ng pagkatao mo. Kasi nakikita nila or kung ano yung nag-feedback kasi yan sa pagkatao mo, sa mga kaibigan na nakakahalubilo mo. So kapag pinuna ka, huwag ka ma-offend or huwag sasama loob mo. Kasi ayun yung nakikita nila, kung may mali, pwede na maitama. Number 2, do apologize. Pag may nagagawa tayong pagkakamali or meron tayong nagawa or nasabi na nakasakit sa kaibigan natin, yung pagsusorry, kailangan yan. Dapat sincere tayo. Yung tapat yan, hindi dahil sa lumabas lang sa ilong natin na okay na, sorry na, hindi ko na ginawa yun. Hindi ganun. Ipakita mo rin na nagsisisi ka, na hindi mo meant na nagawa yun or nasabi yun. Kasi bigyan mo sila ng reason na maintindihan kung bakit mo nagawa yun or bakit mo nasabi yun. Kasi kung dun nagbe-base kung yung pakikipagkaibigan nyo tatagal pa ba or dun na magdalas. Kasi minsan pag akala mo kasi panik-sorry ka na, sorry, parang okay na yun. Hindi. Minsan kung malalim yung pinagugutan yung sorry na yun o yung nagawa mong pagkakamali, hindi yan enough yung sorry. Dapat meron kang gawing way para maipakita mo na nagkamali ka or na hindi mo ginusto yun. Number 3, give them some time. Yung pagsasorry, hindi yan solve o hindi yan kasagutan para magkapatawaran kayo, para maging okay kayo. Bigyan mo sila ng oras na manamnam nila kung deserve ba yung paghingi mo ng sorry or kailangan ka bang bigyan uli ng chance kasi nobody's perfect naman. Diba? So,
bigyan mo sila ng time na ma-realize nila yung worth ng friendship na dahil lang doon sa pagkakamali. Although, depende sa pagkakamali. Siyempre, may mga ano yan, may mga grounds yan. So, pag nag-sorry ka, maging patient ka. Huwag ka mainipin na ikaw pa yung nagmamalaki na nag-sorry na nga eh. Siya pa yung mayabang o siya pa yung maarte. Ayaw niyang tanggapin yung sorry ko or ayaw niya akong piguin. Hindi. Ikaw may nagawang pagkakamali. Matuto ka mag-antay kung kailan ka niya patatawagan. So, hindi mo kailangan siya na paulanan ng mga flowery words. Yung, ang ganda-ganda mo, ang bait-bait mo, na hindi gano'n. Kasi mas lalo mo lang silang inuudyo ka na mainis sa'yo. Dahil parang alam nila na sinasabi mo lang yun para maibsan o mawala yung sama ng loob nila sa'yo. So, walang ibang ikabubuti na magsabi-sabi ka pa na marami. Ipakita mo lang na sincere ka, then bigyan mo sila ng time na mapatawad ka. Number 4, listen to their opinion. Minsan yung kawalan ng komunikasyon, yan yung nagiging cause ng pagkakaroon ng problema sa kaibigan. Kasi kung hindi pwede na ikaw lang ang laging pinakikinggan, minsan makinig ka rin kung yung opinion nila. Kung may sinasabi siya, huwag kang nag-i-interrupt, huwag kang sumisingit. Kasi ganyan tayo, kahit ako ganun eh. Minsan, pag nagkakaroon ng agrumento, nagsasalita ka, sumisingit din ako. Siyempre, didefensa ko rin yung sarili ko eh. Isisingit ko rin kung bakit ko nagawa yun or ipipilit ko rin bakit ba't ganun. Maglalas na yung friendship. So, ibig sabihin, hindi na magtatagal. Kasi, tulad sa isang relasyon, walang perfect na friendship. Asahan mo na maraming pagtatalo, maraming awayan na magaganap. So, dapat, misa pa nga eh, kung mapapansin, mas nakaka-stress pag nagkaroon kayo ng samaan ng loob ni friendship kesa sa relationship natin, kesa sa pamilya natin. Mas nai-stress pa tayo kasi hindi natin alam paano i-console or
anong mangyari if hindi na lang ikibuin or hindi na babalik yung friendship. So, marami kang iniisip. So, maraming effort ang kailangan para magkaroon ng matatag na pagkakaibigan. So, dapat yung suporta, ipaano mo lagi sa kanya. Iparamdam mo na may nagawa man siya. Pero, syempre, depende yun sa case. Kung may nagawa ang pagkakamali, depende sa ground. Kung anong pagkakamali ba yung nagawa. Kung yun ba ay madaling patawarin, madaling kalimutan. Kung yung kaibigan mo na kung kaibigan mo eh lagi nakasuporta sa iyo sa mga pangarap mo, kung ano ikabubuti mo, congratulations. Ibig sabihin, maganda siyang nakatagpo ka ng isang kaibigan na lifetime na walang ibang wini-wish kundi yung ikabubuti mo. Pero kung ang kaibigan mo naman ay walang tiwala or naliliitan sa potential mo na matupad mo yung pangarap mo, it's about time na iset free mo na siya. Hindi siya magandang pangit naman siya, hindi maganda, pero hindi siya dapat magstay sa buhay mo kasi negative vibe siya. Dahil kung kaibigan mo siya, wala siyang tiwala sa'yo, paano pa yung iba na hindi mo kaibigan? Diba? Pero kung ang kaibigan mo, kung anong trato mo sa kanya, doble pa, nang walang ibang hinihingin kapalit, ang swerte-swerte mo. Dapat kasi, isa sa mga quality na meron tayo sa friendship is yung nakakaunawa tayo sa sitwasyon sa kanya, at the same time, willing din tayo na unawain din nila kung anong tayo, anong meron tayo, at ano yung pwedeng mangyari sa atin. So, be thankful and grateful, blessed pag nakatagpo tayo ng kaibigan natin. Kasi, napakahirap niyan matagpuan or makilala. Maraming taong nakapaligid sa atin na sinasabing kaibigan tayo or na maaasahan natin sila, pwede natin silang turing na kaibigan. Pero, kahit ako kasi, based sa experience ko, hindi mo kailangan ako pakitaan or mag-promise ka sa akin na pwede mong gawin sa akin or pwedeng maganap. I mean, sa pakikipagkaibigan kasi wala yan wala yan promises, wala yan masasabi mo na all the time nandyan ako, all the time maaasahan mo. Pero pag dumating yung time na down ka, na kailangan mo ng kausap, na kailangan mo ng kaibigan, kahit hindi ka magsabi sa kanya, masisense at mararamdaman niya na kailangan kanya o kailangan niya siya. Ora mismo, magpaparamdam siya sa'yo. Alam niya na may something, alam niya na may ganap sa'yo na hindi mo lang masabi-sabi. So, shout out sa aking BFF ba or best buddy ko ba na 7 months ago nakausap ko sa phone at napakwento ko nang wala sa oras na sa loob ng 7 buwan na yon na hindi pa kami nakikita, wala kami ginawa kundi mag-away-bate. Parang sabi nga, age is just a number. So kapag nag-aaway kami, walang matanda, walang bata, wala talaga. So, ano naman, so far, naaayos naman, mga minor lang naman. Masyado lang siguro mga strong ang personality at walang gustong magpakumbaba. Pero at least, hindi naman lumilipas. At least, hindi naman lumilipas ang magdamag na wala namang
Although, may mga times o may mga nights na inaabot pa na kinabukasan. Siguro sa pagod, sa stress, wala talagang gustong bumigay. So, thank you po sa walang sawang pag-intindi, sa walang sawang bully kasi. Talagang ano siya, number one basher mo din. So, hindi kanya sasabihan na ikapiplease mo. Talagang magsasabi siya na ikaka-react mo na parang walang-wala ka. Parang wala kang choice. Sinabi niya yon na siya lang nandyan na makontento ka kung ano yung masabi niya. Parang gano'n. So, thank you. Na-appreciate ko talaga. Sana lang, sabi ko nga, wish ko, sana, although, sana na yung friendship talaga, yung masasabi mo talaga na kahit hindi kayo nagkikita eyes to eyes, nandun pa rin. So, salamat yung time na down ako, nandiyan ka.